kainin ka. Ang hirap ng English. don't let a Lucy eat you. What? Hindi, wag kang magpakain. Affect you. Sige. Thank you. Na-imagine ko yung word na Lucy kinakain yung pro player. What? Oo, parang ano rin kasi yan. Parang nagkakaroon ka ng ano, semi-depression. Mm. Kasi nga, di ba, natalo kayo. Parang mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo at sa team mo. Ang hirap din talaga ng hard reset. Yes. When and it comes to your mental state. Tama. And speaking of reset, eto na po tayo, Game 2. Dream High Esports and Rumble Royale with Dream High Esports up on one game. So, sa tingin mo, sa Game 1, ano yung kailangang ibahin or i-improve ng Rumble Royale? Actually, wala naman halos din i-improve. Eh. Yung mga ano talaga, rotations. Mistake. Oh. Mistake kasi yung nangyari on the Game 1. Na they went for the Lord, but hindi nila, kumbaga na secure. Kung magmamamba out sila, mamba out. Kung lalaban, laban. Eh, kaso lumaban sila, nakuha naman nila yung Lord. So, parang masyado lang madaming naging sacrifice sa Lord area. Oo, and actually on the team fight, hindi porke nakuha niyo yung Lord. Ah, okay lang, nakuha namin Lord. Level 1 Lord lang kasi yun. Ang dali-dali i-burst ng level 1 Lord, lalo na kung may Granger kayo, and may Harith ayun, ang kalaban. Ayun lang. So, first three bans, Kaja, Harith, and Esmeralda. Mukhang yung dalawang heroes na kanina pa natin nakikita, hindi mo na makakita ng sikat ng araw. Hindi mo na talaga makakita ng sikat ng araw. And sakit din talaga sa ulo, yung mga Guardians Barrier ni Grock, talagang asarado, hindi ka makakawala doon. But banning the Grock will result sa paglabas ni Cho sa ating draft, and that's gonna be the first pick ng side ng Dream High Esports. Well, open pa rin si Lunox. Yep. Open si Claude kasi na-banned kanina if anyone wants to get it. Kasi pwedeng i-deny pick ng Rumble Royale, pwedeng i-deny pick ng Dream High Esports. Oh, si Lina! Si Lina open nakawala. Na din pala. Yes, nakawala dito si Lina. Ako po, mag... kailangan nilang mag, merong may mag-check sa mga damo din. Ano? Or purify, ganun. Kaso hirap pag lahat kayo naku-purify. Well, yeah. Hindi naman siguro lahat naku-purify. Imposible naman yun. They just have to have someone na taga-tanke, kumbaga, ng mga abyssal trap at least. But we already lose the Grock since it's already banned. So it was was our plan all along. Ayun, para sa side ng RR. It was our plan all along. We well, had the Selena open the si Akai. Yeah, tapos open si Akai. Minotaur, I'm not sure if anyone's gonna pick that, pero it's still up for grabs kasi yung tanky tsaka beefy frontline, they locked in Franco and a Lolita. Franco, pwede. Pang face check. Oh, face check pa din. And nice pick on that Lolita kasi kaya niyang i-block yung abyssal arrow coming from this Selena. And the Kimi as well. Mm-hmm. Energy transformation, medyo naging sakit din sa ulo ni Kimi yung kaninang Guardian's Bulwark nito ni Lolita. Kasi nga, energy transformation niya, nawawalan siya ng charges on the energy transformation. Yet it's just getting blocked. Tama. Lolita. Di ba mayroon tayong line na two birds with one stone. Ito, two heroes with one Lolita. Kasi pang-counter eh, di ba? Oo, pang-counter eh. Pero dito si LeBron, sila pa rin, I mean, the Rumble Royale, sila pa rin ang kukuha dito ng Kufra, ng pabola-bola, the bouncing, baby ball. Parang feeling ko si Kufra hindi nawala sa mga picks. Feeling ko din eh. Oo, laging ano, laging andyan si Kufra. Porque nakawala lang si Kufra, miss na miss nyo. Miss na miss nating lahat si Kufra. Kota na nga ngayon yung mga pro players natin kay Kufra. Pero ano, hindi pa rin naman nila pinaprioritize si Kufra. Hindi pa rin naman. It's just Kufra is a very effective tank din naman. Though hindi siya yung pinaka-frontline, but in terms of the disable and pagsira ng rotation, kumbaga ng combo, especially against Cho. Yes, tama. So, marksman-wise, meron na yung Rumble Royale. So, for Dream High Esports, pwede sila mag-Granger, mag-Claude. Oh. Yes, a Granger worked fine, though medyo clutch time nga lang yung nag-online siya. Tingnan natin kung sino pwedeng kunin ng Rumble Royale. They need one tanky-tanky, tsaka fighter. Leomord, pwede naman. Ang tawag kay Barbiel, no? Kanina, Tams ang pinili nila. Kaso, si Daniel kanina, nag-work lang siya on the early game. Kanina, minan-B1 niya yung tatlo sa may bandang likod na nakapatay pa nga siya doon. And, we're talking about a marksman and assassin na nga lang naman. Yung kulang dito para sa side ng Dream High Esports. And they're hovering itong si Gushen. Okay, so kung titignan natin, pwede naman. Fighter si Cho, assassin si Gushen. Tapos, dalawang
tanky frontliner, so sila yung tigasalan ng damage, Lolita and A. Franco. And apparently, kahit na ban si Claude kanina, gusto nila ng Granger. Kasi nga, the crits on Granger is real. And alagang-alagang ano eh, todo talaga si Granger kanina, nakapag-farm sila together with Lolita. And now they're hovering Gatot Kacha para sa side ng Rumble Royale. Will they ever pick ito talaga si Gatot Kacha? They will still roll a two tank lineup para sa side ng Rumble Royale. Everyone is rolling for a two tank lineup. Of course, para even. Pero napaisip ako kasi more on isa-isa yung target ng Rumble Royale. So kung nag-ultimate si Gatot Kacha, wala sila, nakakuha siya ng sige, tatlo, apat na tao. Sino to targetin? Well, pwede din naman mag-preheat talaga si Kimi. Mm-hmm. Sabi na, Avatar of the Guardian, nagsama-sama sila sa may gitna. Kimi, energy transformation, it's ano eh, AOE damage din. Mm-hmm. The splat of that energy transformation. And I believe, Abyssal Trap din is nag-AOE pagputok. If I'm not mistaken. But, we have the Dream High Esports din. Ito, single target ang lineup talaga ng Dream High Esports. Aside from the Jit Kunedu neto ni Cho. Kasi, they have the Gusion. Actually, Gusion is very effective para hulihin natin si Kimi. And kaya niya pang ma-turn around itong si Selena din. If ever, Selena, hindi na mag-burst down itong si Gusion. And kung hindi masasalo ni Gusion ang Abyssal Arrow ni Selena. Oh, that's one conditional ah. Para sa side ng ano, Rumble Royale ah, na hero na lineup. That's a Selena hero na if ever hindi ka makakuha ng early kills mo, hindi ka din mag-snowball agad-agad. Yes. And then same din naman para sa side ng Dream High Esports, if hindi makahook si Franco dito and makapag-pick off para meron silang income, hindi rin sila magkaka-item agad, hindi rin sila magkaka-gold agad. So, ano, small checklist na kailangan nilang ma-check agad kasi kung hindi, it might cost them the game, which kung manalo ang Dream High dito, end na for Rumble Royale. And if Rumble Royale does win, edi masaya, may Game 3 tayo. May Game 3 tayo. But anyway, Dream High Esports, pakilala muna natin, Blar or Rald para sa Cho V on the Franco Zico para kay Lolita, Yaknu on the Granger once again, and Wise para kay Cushion. And for the side of Rumble Royale na nakuhaan ng buff ni Franco just now, we have Mark on the Selena, LeBron on the Skimmy, Jeyo is here for the Kufra, Danielle on Leomord, and Lue for the Scarlet Kacha. Yeah, for that buff kanina, hindi actually nakuha ni Franco sa Meretri pa rin, pero the first blood still gonna be claimed ng side ng Rumble Royale in the form of Gusion, though nakahook naman dito si V, hindi naman din enough yung burst nila para mapabagsak yung na-hook nila. But that's ano ah, medyo huli na din silang nag-invade ng jungle or huli na rin silang rumispond dito sa jungle nila para sa side ng Dream High Esports. Ito ulit, yung ano, yung wombo combo natin, Lolita tsaka Granger. Pero syempre, chill-chill muna sila. Chill-chill kasi wala pang 2 minutes eh. So, conservative muna ang ano, ang marksman natin. Oh, tahimik muna sa mapa. Kasi as a marksman, ayaw mo mag-engage agad sa team fight. Lalo na hindi ka isang carry, lalo na hindi ka isang marksman na may malakas agad na power. Granger, oo, malakas yung Rhapsody. Kung tatama. Rhapsody kasi medyo kaya pang ilagan eh. Yes. Kasi iisang guhit lang naman yung tinatamaan ng Rhapsody. Neto ni Granger. Kumbaga ano, idaan mo na lang sa predictions. Kasi ang mahirap, kung na-predict ng ano, kung na-predict yung pre-nedict mo. Oo. Oh, wow. So parang alam kong dataan ka dito. So dito ako pupunta. Tapos nagulat ka, wait, na ano, nasalo ko pala. Akala ko may ilagan ko. Mm-hmm. Pero advance ka mag-isip, yung na-predict niya yung pre-nedict mo, pero pre-nedict mo din yung pre-nedict niya. Oo, so, nag-predican ka, kayo. Nag-predican. Kaya yun yung pinakamagandang laban. Yun po ang tinatawag ng mind games. Yun. Mind games yun. Kasi, you're, aside from fighting, in the game itself, nag-iisip din kayo eh. Mm-hmm. You're thinking on the spot. Kaya mahirap din maglaro ng ano, pro league, kumaga, ng mga sa professional tournament. Mahirap din eh. Kasi parang ang laki nang nakastake dito. Kasi, yes. Again, in real life, you're investing your time just to get the price. Oo. Kaso na stun, tinalunan pa dito ang Lolita natin, and she does go down. 2 kills going over to Rumble Royale, nag-bouncing baby ball out, pero nadaanan na mahiwagang knives ni Gusion dito. Yeah, salitan lang sila, attack for attack ang exchange between Dream High Esports and Rumble Royale. Pero ang Rumble Royale, again, with the rotation, trying to catch somebody sa side ng Dream High Esports. But that time, at the bottom lane, hindi nila na-catch yun. But it's too obvious yung Abyssal Arrow na dadating. Kaya naman nailaga ni Vian. Kanina medyo pinapormahan pa nila yung turtle eh.
Kaso nga lang, nag-check muna sila sa damuhan. Alam nila naman dito si Frank. Wow, grabe naman sumides. Grabe naman yung ano doon. Sinasalun yung traps para wala nang problema. Mm-mm. Salu-salu na ng traps para wala nang face check. Kumbaga, wala nang asungot sa mga damuhan. The abyssal traps nga naman. Neto ni Selena habang sa top lane. Mukhang ginugulo, ginukulit. Neto ni Gio sa top lane. Etong si Cho na napilitan na nga siyang gumamit ng panakbo. Sabay TP out. Kaso ano, feeling ko na batuhan ng sagot ni Kimi eh, kaya nag-book move backward tsaka nag-TP ulit kasi na-suppress. Ayun, biglang pumutok ang kuy. Ay wait, nagmambakot pala. Akala ko, nag-avatar of the guardian. Akala ko mamatay siya pero tamang timing lang. Pero diba pagkaalis niya, nag-snipe. So parang okay. Lapit na na. If I'm not mistaken kasi, during Avatar of the Guardian, hindi ka nakaka-receive ng damage, kumbaga. Pero habang nakaka-receive naman ng damage, ang the rest of the Dream High Esports, hindi pa rin naman sila mapapabagsak neto ni Liu Mord. Pero the Tyrant's Rage will be stopped midway by this Kupra. But tuloy pa rin eh, yung laban na nata bottom lane. Mm-hmm. Slowing down, itong si Wise with the momentum, but they're not going for a kill talaga for the side of Rambo Royale. They're playing it safe as well. Yes, and well, nakita naman natin, nag-charge ng Numinum Blast si Lolita doon kanina. So, one huge ultimate is down. Pwedeng yun yung i-put into advantage ng Rumble Royale ngayon. Well, yep. But, Lolita, meron pa rin naman. Kaka-up lang ng ultimate lang. All. Oo, right now, actually, kanina pa yon. Kasi nga, mabilis lang ang cooldown dito sa Mobile Legends. But, mabilis lang din ba, mapapabagsak yung turret na top lane. Nandito pa rin naman itong si Lue na kanina. Ang ganda ng takas niya talaga doon. Konting-konti na lang comment yung buhay niya. And with the Avatar of the Guardian nga, he still managed to escape his death against the Dream High Esports. So far, 4 minutes into the game, hindi man ganun kataas yung kill count natin. Naghahabulan lang din sila sa network. And in terms of objective, mukhang magkakapantay lang. That's just the first turret na napabagsak ng side ng Rumble Royale at the bottom lane ng Dream High Esports. Yes, alam mo, rotation is the name of the game bukod sa Mobile Legends. Kasi yung galawan, tsaka yung kung ano siya. Pero kung na-snipe dito, si Kiwi pumasok bigla, si Kufra, and mukhang patay ang tiga-hook. Ng side ng Rumble Royale. I mean, ng Dream High Esports, Rumble Royale tuloy. Si Mamang Fisherman, si Franco, no? Ang tapang niya dun eh, nag-flaker siya eh. Mm-hmm. Sige, may tao ba sa damo? Eh, hindi nila makita. May tao ba sa damo? Sige, tingnan natin. Na-check siya ngayon. Pero bottom lane, chine-check din nila dito. Ito si Granger, pero Numinum Blast, Aslan, Gasblad. But, na-counter yan. Ang ya-capsule, kumbaga, neto ni Kupra. But in the end, mapapatay pa rin dito si Granger with the energy transformation and the maximum charge as well. Getting a double kill. Itong si Kuya mo, Lebron at the bottom lane. Napakagandang cancel na ginawa ni Kupra yun. Ang ganda. Sinubukang isi ni Lolita si Granger kanina. Siya yung nag-front. Oh! Pero wait, na-hook, na-stun, na-suppress lahat si na low end. That is a bursted down Selena at the mid lane. Surprise siya dun, no? Kakaikot lang ni Selena. Surprise attack, mga tol. Surprise talaga. Kasi surprise burst then coming from this Gushon and they managed to take down the Way of the Dragon. Paalam, Barbiel, hindi ka muna makakasakay dito ngayon. Apparently, sayang ang ultimate ni Daniel doon. Galit muna kayo dito ni Barbiel, but Daniel is still live though, so okay na rin. Okay din. Nasipa siya papalayo and then hindi din naman siya kayang i-burst down agad-agad neto ni Rald. Okay lang din kasi yung Barbiel or the Phantom Steed coming from this Liu Mord, medyo mabilis na lang din yung cooldown niya. Mabilis na. Tsaka syempre, yes, mataas yung chance na fighter Choto. Pero yung damage naman, tsaka yung mga malupitang combo pa mid to late game pa yun. Early game pa lang naman ngayon. Early game pa lang. Dito pa lang sila nagbubuo ng mga item nila. I wonder if may first item na yung mga marksman natin. Kasi yun yung kumbaga nirarush nila kapag ka early game na ganito. Aside from the pickups, aside from the rotation, you want your core heroes na magkaroon agad ng first item within the span of 10 minutes actually. Biggest achievement na yung makakuha ka ng dalawang items in just 10 minutes. Sayang, medyo na-miss yung first kill na dyan. Pero mukhang nag-box-in dito ang Kimi mo and she does go down. Hello daw, sabi ni Gush, na makakaalis pa si Gio. Lahat na lang ng knives. Binato, ginamita pa na ultimate. Na-stun ako po. Mukhang paalam muna. Paalam muna, pero ang daming binatong kutsilyo dun. Neto ni Gushon. Just to take him down, ultimo, nag-transition pa din sila sa turtle right now. That's a free turtle para sa side ng Dream High Esports. Sumahabol pa rin naman sila in terms of the objective and the kills. It's not about the kills actually, it's about the objective that you're taking.
Yan, objectives indeed. So may Calamity Reaper na po ang Selena natin dito. So far, Dream High Esports, they do have the command and yung tempo sa mapa and sa game itself. And I have got to commend si Wise on this Gushon. Gusto ko yung galaw niya si Wait, kaso mukhang na-caught out siya dito pero nag-mamba out muna. Gushon yata yan, napakataas ng mobility niya. Gabi nga eh. Hindi siya ano eh, na-total lockdown. Kumbaga hindi din siya nakagat ng Abyssal Arrow neto si Selena. Kaya kapag hindi mo siya na-suppress or hindi mo siya na-stun talaga, ang taas ng chance na makatakas talaga ang isang Gushon. Tama, tama. Ngayon, medyo nakamdaman ko yung pagka-conservative ni Selena ngayon. So, medyo objectives muna sila here sa top lane. And oh, na-suppress, na-charge ng Numinum Blast, na-stun, na-baril pa ng Granger. Paalam na po, kuya. Yeah, paalam na talaga. Alam nilang walang Phantom Seed and Bloody Hunt is available. Another escape coming from this Gatot Catch-up. But that is malaking skill din na kawalan para sa side ng Rumble Royale. Yes. Oy, walang Avatar of the Guardian. Tinaboy ka lang namin. Yun talaga ang plano. Yun pala yung ano, bait pala yun. Oh. It was our plan all along. Yan, yeah, na bait ka lang, na bait out lang nila ang Avatar of the Guardian. Parang nga naman wala ang pang, another pang initiate dito yung side ng Rumble Royale. And that's the second. Oo, maganda yung escape. Mm-hmm. Pero mas maganda sana kung yung Avatar of the Guardian is gonna be used para pang turn around, kumbaga. At pang initiate, kumbaga. Kasi kung mara kang makuha dalawa, tatlo, enough na yun para sa team mo eh. Enough na talaga yan para sa team, pero nag-i-struggle yung RR. This time, Dream High Esports, sila naman ang may hawak ng ating vapor. Right now, sila yung nangunguna. As of 9 minutes into the game, pantay ang kill count natin, but the net worth lamang ng kulang-kulang 5,000 dito yung side ng Dream High Esports. Ayun lang, na-hook, na-suppress, nag-hello pa si Gushon, paalam, Leeward! Paalam na talaga. Kagigising niya lang, madam! Tulog ka ulit! Feeling ko kanina pa to eh. May nag-iinitan talaga si Leeward. Well, understandable naman. Kasi Leeward, if left untouched, medyo masakit ang damage dyan. Kaso mukhang ano, minamama si Gio dito. Ginamit ang kanyang bouncing baby ball, trying to zone out the other people. Nag-sprint paalis, pero nasipa. Hindi man nasipa, na-knock up ni Cho. Na-knock up ni Cho. Pero kanina at the bottom lane, madam, may teamfight din na nangyari. Tinry ni Selena na counterin or i-contest dito yung lure na ginagawa dito ni Yakno and neto ni Lolita, but hindi kinaya eh. Siya yung pumasok dun. Malamang, hindi natin nakita, baka natamaan ng Luminum Blast kasi na-burst down talaga siya ng isang Granger. Naglaho. Oo, naglaho. That's sa Selena, medyo mataas din ang mobility ng Selena. Mm-hmm. Unless talaga na malockdown mo siya, you will be able to take her down. Yes, tama-tama. And ito, shielding for days lang sa harapan ni Kimi Genius 1 being picked up by the skinny momentum. Chinarge muna and walang na-hook. Sigaw yeah, sana ako may nahook. Kung may nahook, eh, no? Naka-ready na sana. Yung lungs ni Hayon na lang! Yung kaso, yun na nga. Nasagasaan naman ng takong ng kabayo dito ni Barbiel. Etong si Iyakno, medyo umiyak siya doon. Naglalaylo muna siya, syempre, ang side ng Dream High Esports, but not Lilo as magbaback totally kasi they're waiting for their lord at the top lane. And by that, top lane though, nakuha na din naman yung top lane. Oh, nagstunan yung dalawa. Oop, ginamitan ng ultimate. Kaso isa lang atay nakakuha. Dalawang member from Dream High Esports talaga. Nagmambaot muna. Numinum Blast na kasi na naman. Ako po yung pasok niya doon. Na-burst down si Mark Lord at the top lane. Though wala na nga palang turrets marching into their base. And habang lahat yun nasa top lane, yung dalawang to naman sa bottom lane nag-1-on-1. Gusto ko ng Tore. Bala ka dyan. But the tower, babagsak nga ba? Mukhang one hit na lang, pero tambalin mo ng isa, at least napabagsak niya, hindi pa rin siya patay or patay na rin pala dito, etong si Cho na habol pa, habang ini-clean up lang naman, ni Gushon yung mga nasa likod na naiiwala, papa dito si Leomar na binato na lahat ng kutsilyo at mukhang babalikan pa, etong si Marco, rather not, kasi naman siya shutdown na siya, with that Selena Abyssal Trap, kinagat pa nila dito etong si V, but that's not gonna be enough to take him down. 3-4-2 trade in favor of Dream High Esports. Okay, I just have to highlight this. Yung galawan nung Gushon doon, ang lupit. Ang lupit talaga. Barong iskot, di ka ba? Sabi ka liumered dito. Pero Selena, pinagbe-bang-bang-bang ni Iyakno sa maka dito. Pero Avatar of the Guardian, walang tatamaan. Numinum Blast, ang kasagutan. Hindi niya na-cancel. Hindi niya na-cancel this time. But the hook will be there. And Kimi, matutulog na naman. Balik ka muna sa base mo, papi. Pero si Gio, pinag-uulan na bang-bang-bang with the Rhapsody. But that's already done.